guys. Sasabihin ko sa inyo kung magkano yung inabot ng aming bathroom makeover. So, pinalitan siya from ceiling hanggang floor, from side to side, pati pinto, pinalitan. So, yun. So, may listahan ako dito. Natagalan kasi kailangan ko siyang ilista isa-isa. Although, nasa resibo naman. Kaso, yung nasa resibo kasi, code na siya ng all home. So, lahat ng gastos namin sa bahay, lahat ng items na binili namin sa bahay ay galing sa all home. Dahil nga, may promo nga daw sila na free interior design. So, ano bang ginawa ni interior designer? So, ang nung nagpa-schedule ako, pumunta siya dito kasama yung isang staff ng all home at sinukat nila yung aming bathroom. So, ang sukat nila ay 167 cm by 110 cm. So, para lang may idea kayo kung gaano kaliit yung bathroom namin. So, yun. Tapos, gumawa siya ng quotation ng lahat ng kailangan namin dun sa bathroom, kung ano yung gusto niyang ilagay, ganyan. Tapos, siya yung nag-assist sa akin nung nagbayad na ako sa all home. Tapos, siya din yung contact ko pag may kulang. Tapos, nakikiusap ako na kung pwede i-deliver yung item for COD, ganyan. So, malaking ginhawa rin sa part ko na nandyan siya kasi siya yung contact na manager sa all home. Siya yung may contact sa manager ng all home. Although malapit naman sa amin yung all home, so ang nangyari, after niya binigay sa akin yung quotation, chineck namin ng husband ko sa store yung mga items na yon, kung maganda ba siya, kung okay ba siya, kung may gusto kayong papalitan or what. So yung sa unang quotation niya, ang una namin pinalitan ay yung toilet and sink. Kasi yung gusto kong toilet, yung alam niyo yung square yung likod, yung pupunasan mo na lang siya, hindi mo na siya masyadong kikis-kisin kasi tawag ko lang bituka eh. Yung hindi nakita yung ano niya, yung bituka niya sa likod. Yung dati kasi namin, ganun yung itsura. So, ang hirap niyang kisikisin. Tapos, sumusuot yung dumi sa gilid-gilid. So, ngayon, yung kinuha ko, square na lang, pupunasan mo na lang. Ayun. So, may mga pinalitan kami, like yung binigay niya na rain shower, saka yung heater, kasi yung rain shower ay chrome at mas gusto namin yung stainless. Tapos, yung heater naman, gusto sana namin magkaroon ng heater, kasi ang problema, yung saksakan. Hindi daw pwede kasing ikabit yung saksakan ng heater sa connection ng ilaw kasi magkaibang outlet yon. So, kailangan pa namin kumuha ng connection sa labas, which is medyo mas matrabaho, kaya sabi ko, saka na lang. So, yun. So, dito na ngayon, ito na. So, una, yung enclosure. Yung enclosure namin ay dalawa yung pinto. So, I mean, dalawang sliding yung pinto, dalawang beses siya mag-slide para mas maluwag siya. So, from 12,000, naka-promo siya nung March, naging 9,800 na lang yung enclosure. Tapos, yung toilet sink, tapos soap tissue package yun. 12,189 yung inabot nun. Pero, hindi namin pinaligay yung soap, saka yung tissue holder kasi hindi siya magandang tingnan. Mas parang nakaka-clutter lang din siya dun sa CR. So, hindi ko na lang siya pinakabit. So, kung may makikita kayo na hindi siya package or mas makakahanap kayo na mas mura na hindi naman nyo kailangan kunyari yung soap o may gusto kayong makakita kayo na mas magandang soap holder or tissue holder, di mas maganda kung hindi na package yung makukuha nyo. So, plywood, 439, isa lang naman yung plywood namin para sa ceiling. Tapos, yung door, PVC door ay 1,285. Color brown yung kinuha ko na plain kasi yung dati namin ay white. Tapos, ang bilis nga kasi magdumi nung tubig namin sa CR. So, kaya sabi ko, oh, sige, ano na lang, brown na lang. Adhesive, ito yung medyo nagka-problema kami kasi yung adhesive namin, dalawang klase. Adhesive na regular, which is 265, dapat yun gagamitin sa floor. Kaso hindi ko nakita na nung binuksan, so nagamit siya sa isang part ng wall. Tapos, yung heavy duty na adhesive, ito dapat yung sa wall, 420 yung isa. So, medyo ano kasi, ewan ko kung paano na ginawa, nakasampu kami nung heavy duty adhesive. So, ano siya, 4,200 na kaagad. Tapos, medyo mahal nga yung adhesive na yun.
Tapos, yung sa floor namin na tiles, Norton Gray yung tawag sa kanya, 30 by 30. 31 ang isa, 27 pieces yung ginamit, so 837. Tapos, yung Rosho, 30 by 60 na accent tile, 16 pieces, 125 pesos ang isa, so 2008. Tapos, yung Lustrio na 30 by 60 naman para sa ibang part ng wall, 67 pieces yung nasa quotation, pero may sumobra na 4 na piraso. Tapos may mga nasira kasi mahirap nga naman yung bubutasan mo yung gitna ng tiles. Tapos medyo yung nagkamali sila, mga dalawa yata yung nagkamali. So 118.50 yung isa, mabot ako ng 7,900 sa tiles na yon. Yung rain shower ko ay 6,500. Stainless siya, guys. So sana tumagal. Yung bidet namin na kinuha, stainless din, 1,550. Tapos, sabihin ko na rin, bumili rin kami ng teflon. 12 pesos lang naman ang isa nito, so 60 pesos. Sandpaper para doon sa kisame, 13 pesos. Stainless na straight elbow para doon sa dalugyan ng tubig, 150. Sink basket, yun yung lagay ng mga sabon, ay ng mga shampoo, conditioner, etc. 800 pesos kasi stainless yun. Mirror, yung mirror ko ay 1,800 kasama na yung patungan sa ilalim. Actually, free nilang yung patungan sa ilalim, hindi naman kasama yun eh. Thank you all home. Saka kay kuya na naglibre. Tapos, si shower cord na stainless is 525. Nagkulang kasi kami ng from shower head, yung maliit na shower head, papunta dun sa gripo. So, bumili kami ng extra, which is 525 nga. So, yung faucet dun sa loob ng shower, 1,300, stainless din yun. Concrete nails, 80 pesos. Common nails, 80 pesos. Yung light, sa yung ilawan, ano siya, square na kakaiba, hindi siya ano, normal sa akin. 450 pesos siya. Yung grout, yung ginagamit pang tapal sa mga, alam niyo na yun, mga tile, 65 pesos. Paint is 495 kasi malaki yung nabili. Although pinapalitan ko naman, hindi ko na makita kung magkano yun. Kasi mas kumuha ko na mas maliit. Binalik ko yung mas malaki. Yung pa pala, si All Home, sobrang bilis niya mag palit ng items. So, meron akong pinapalitan sa kanya na yung towel rack nga, na worth 2,000 kasi hindi siya kasya dun sa lalagayan. So, yun yung pinalit ko yung mirror. Tapos, may isa pang cord na maliit kaya napalitan siya ng stainless kasi hindi abot yung cord. So ang bilis lang din ng process nila pag magpapa return exchange ka sa kanila. So yun, tapos si ano ba to? Kahoy na 2x2 is 1,190 kasi lima yung in order nila kuya. Although yung parang meron dito, parang hindi naman lahat nagamit kasi gumawa sila ng hagdan. Gawa lang nilang hagdan yung ibang part nung ano, nung kahoy. Overall, ang nagastos ko para sa materials ay 57,000. Ang labor namin ay 18,000. So yung labor, sila yung recommended din sila ni All Home kasi sila yung mga gumagawa ng mock-up designs sa loob ng All Home store. Dito sa Daang Hari, ewan ko sa ibang lugar. Tapos, nagpa-coat din ako sa taga dito sa loob ng subdivision namin. Ang una niyang coat sa akin is 20,000. Nung sinabi ko na sila yung magkakabit ng enclosure, nagpadagdag pa siya ng 1,500. Tapos, may isa pa na gumagawa din sa amin, 25,000 naman yung quotation niya. So, yung nakuha ko from All Home, sila yung pinakamura. At ang ganda rin naman ang gawa nila, hindi naman siya yung bara-bara lang. Yun kasi na medyo nakakatroma yung ano yung pag sa labor, yung kahit anong ganda talaga ng items mo, kung hindi marunong mag-cut ng tiles o maglinis yung gagawa, wala din. Yun yung nangyari sa kusina ko, kaya alam mo yun, sayang. Sayang yung gusto mo papalitan lahat kasi ang pangit ng pagkakakat ng tiles, hindi ganun kapulido yung gawa. So, ayun guys, so kayo na lang mag-total ng magkano lahat.
So, yun, ganun kaliit, pero ganun talaga. Kung gusto mo ng maganda, na maayos, kailangan mo mag-invest ko. Kailangan mo mag-ipon para doon. Kaya hindi namin siya kayang sabay-sabayin kasi mag-ipon muna ako ulit para naman sa susunod na aming project, which is the living room and the dining room. Maliit lang naman yung area namin. So, I hope magawa siya within this year. Matapos na. Tapos, yun! Yun lang. Bye!